So what's up mga kaboards and welcome back ulit sa aking channel. So for today's video ay pupunta tayo ng Red Cross Taytay Rizal dahil nga kailangan ng blood transfusion ni Commander Kimco dahil nga na-admit siya sa hospital 2 days na. So pupunta tayo ng Red Cross para tatanong natin kung may available na O plus na dugo. So yun mga kaboards, nung pumunta na ako dito, sumakay ako ng jeep papuntang junction, tapos jeep naman papuntang bayan. So dumating na nga ako dito sa may lumang bayan ng Taytay Rizal at nagtanong ako kung meron pa bang Red Cross dito. Ang sagot sa akin ay wala na daw at lumipat na daw ng Angono Rizal. So medyo malayo siya at yung option ko ngayon ay bumalik na lang sa Life Homes at sasakay ako ng Joyride papuntang Shaw Boulevard Red Cross naman. So ayan nga, dumating na ako dito sa Red Cross Shaw Boulevard Rizal Chapter. At ayun, nagantay ako dito. Parang haunted daw siya yung sa loob dito kasi wala masyadong tao at ako lang mag-isa. So nagantay ako ng staff na mag-assist sa akin at tatanungin ko kung may available na O plus na dugo. So ayan, medyo haggard na si lolo nyo. At dahil kailangan ko talaga ng 2 bags ng dugo para masalina na ng dugo ang aking Commander Kim. So ayan nga, malungkot na balita dahil wala daw available na dugo. Advice sa akin ay pumunta ng Bonnie Avenue dahil doon ang pinaka main chapter ng Red Cross. So in-advisean din ako na maghanap muna ako ng styrofoam or coolman para sa dugo. Yan, pumunta ako dito sa Unimart sa may istansya at naghanap muna tayo ng kailangan para ma-preserve natin ang dugo pag nagbiyahe tayo pa uwi at pabalik sa ospital. So yan, naghanap ako ng hanggap dito. Haggard ni si lolo nyo, mga kaboards. So ito, may nakita nga ako ditong styrofoam na rectangle, medyo malaki. So may kamalan ng konti. So ito yung pinili ko, yung bilog. Ayan, okay na rin yan kasi maliit lang naman dugo na yung dalawang bag ng dugo, maliliit lang naman yan. So yan, 200 plus, pwede na. And then yan, pupunta na tayo sa counter para i-check out na natin ang ating styrofoam. Pumunta ako dito, alas 10 na ng umaga. Ayan, may pasok pa ako niya ng 11 AM. So hindi na ako makapasok niyan, maliliit na ako. Automatic mag-half day na lang tayo mga kaboards. Kasi mas ano to eh, importante to, emergency to eh. Kailangan to ng aking asawa, aking Commander Kim. So yan, after that, dito sa my show, nag-book na naman ako ng Joyride papuntang Bonnie Avenue. So napakasulit, napaka-convenience talaga ng mga MC taxi natin kasi hindi na natin kailangan magpila-pila pa sa MRT or jeep bus. Masyadong traffic na. So ayan, dumating na ako dito sa may Bonnie Avenue. And then ayan, nag-fill up na ako ng form para makakuha na ako ng dugo. So hindi ko naman akalain na may bayad pala. Akala ko yung pag kumuha ako ng dugo ay kukuhaan din ako ng dugo para exchange lang, pero hindi pala, may bayad pala. So okay lang, at least importante nakakuha tayo ng 2 bags ng dugo, nakapag-request tayo dito. And napakaganda ng office dito sa may Bonnie Avenue. So dito po kayo makakakuha ng iba't ibang klase ng dugo dahil dito ang pinaka main office ng Red Cross. So yan mga kaboards, pinaprepare ko na po yung aking lalagyan at ibibigay ko na dahil ilalagyan na nila ng dugo. So sila na rin bahala sa paglagay ng ice mga kaboards. Kung nangangailangan talaga kayo ng dugo at wala kayong makita, so pumunta na kayo dito sa main office ng Red Cross sa Bonnie Avenue. So pwede kayong mag-taxi, pwede kayong mag-angkas or joyride. Napaka-convenience talaga kasi hindi ka masyadong matraffic nyo. So yun ang problema, mainit lang, titiisin mo na lang talaga, magtiis ka na lang talaga para lang makuha mo yung kailangan mong makuha. So yun lang mga boards, yung chinek ko yung dugo kung tama ba, yung date niya is okay. Ayan, ang daldal ko, pakinggan muna natin. Ayan, i-fill up na ako and then na-receive ko na
yung item, so good items to mga kabords. So salamat sa Diyos at yan, nakakuha tayo ng dugo at maiuwi na natin to kay Commander para masalinan siya ng dugo. So ayan mga kabords, pauwi na ako, nagbook ulit ako ng joyride para makaka-uwi na ako diretso sa Pasig City. So napaka-convenience kasi nabayaran ko lang is 110 pesos pabalik na ng hospital doon sa may Pasig. So hanggang dito na lang mga kabords, sana po supportahan niyo yung aking video para makatulong din sa aking commander na kailangan na rin ng mga gastusin sa gamot. And mga kabords, thank you so much sa panonood and sana po mag-ingat po tayo palagi dahil napakagastos talaga pag nagkasakit tayo, lalo na pag wala tayong mga HMO or mga benefits. So napaka sad. Kaya hindi ako naniniwala na kahit walang pera, masaya. No. Kailangan mo talaga ng pera, ng savings kasi magagamit mo talaga siya pag nag-emergency na. Yun lang mga kabords. Thank you so much. God bless everyone. Thank you.